usong-usong anik-anik o bag accessory ngayon. Plushy na may bilugang mga mata, tenga na parang sa kuneho, matatalas ng ngipin, at napaka-fluffy na katawan. May iba't ibang kulay at disenyo. Binibihisan pa para mas personalized. Let's see who I got. Pati local at international celebrities na humaling. So cute, see? It's so cute. Spotted na ina-unbox ni Queen of Creative Collaborations Heart Evangelista. Come on guys, let's go! At i-display naman sa kanyang bahay ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Dahil sa sobrang kasikatan, binipilahan kung hindi pa sold out sa mga tindahan. Labo-labo lahat ngayon para lang magkaroon ng Labubu! Isa sa mga nahook sa Labubu craze, ang toy collector na si Jez. Ito po lahat ang collection ko ng Labubu. So more than 30 yan. Ang limited edition na puting Labubu na ito na nakasuot ng red jacket, si Lucky. Siya po si Best of Luck. Actually po, all around the world, 100 lang po yung na-release nito. Meron din siya nung pinag-aagawan ngayong Merlion Labubu mula Singapore. Bibihira po yung nakakakuha po ng kay Merbubu kasi po, limited lang din po. Tsaka nung certain month lang po na yun, na-release po si Merbubu. Kaya po, thankful po ako dun sa isa po na nag-release nito. Nakita ko lang po siya sa YouTube. Nag-scout po kami ng mga anak ko. Kaya, napa-order siya ng isang box. During that time, mura pa po siya. Mga nasa 6-7. Isang box na po yun. Ngayon po, yung isang box po niya, naglalaro na po sa 15,000 pesos. Hanggang hindi niya namalayan na lumaki na pala ang kanyang Labubu collection. Para po ma-prevent po yung moisture, dapat po nilalagyan po natin ng silica gel. So, hindi ko na po siya binuksan. At take note po ha, as much as possible po, every 2-3 months palitan niyo po siya ng silica gel kasi po siya mismo po nag-a-attract po ng moisture. Yeah! At patuloy pa raw itong nadagdagan dahil... May paparating pa po. Yung paparating po, ano, nakapag-pre-order na kasi po, konti lang siya. Eh magkano na kaya ang nagastos ni Jez para sa kanyang koleksyon? Isusuma total ko po lahat ng koleksyon ko. Tumataging din po na 6 digits po sila. It's always the joy of getting it. It's priceless. May kilig po eh. Pero sino o ano nga ba si Labubu? Si Labubu, isang halimaw nagmula sa 2015 series na The Monsters na isinulat at iginuhit ng tiga Belgium na illustrator na si Cassing Lung. Kalaunan, naging collectible toy at ginawa ng bag charms ng isang sikat na toy manufacturer mula sa China. Isinisilid nilang mga ito sa tinatawag na blind box o yung mga selyadong kahon para hindi malaman kung anong disenyo o kulay ng Labubu ang makukuha mo for the surprise! Ilan sa mga nag-enjoy sa paandar na ito, ang magkapatid na Marga at Sylvia mula Mandaluyong. You don't know what's inside. That's the exciting part, the thrill, na you're wondering what color you'll be getting. Sa sobrang pagkahumaling araw nila sa Labubu. We couldn't keep count kasi as you can see, lahat sila bihis na. Ang pinakauna sa kanilang koleksyon, special! It's called Fallen Wild. This became super popular because of Blackpink Lisa. So this is a special set of Labubu. Ang kanila namang pink mokoko, scented pa! Sobrang bango. It's really cute. It's also a special set. It is an exclusive sa Popland. Ang kulay brown namang ito, na 22 inches ang taas. Siya yung tinatawag na Papa Zimogo. Malaki siya, nag-move yung eyes niya, so super cute. It's very familiar because you see it everywhere sa social media. Ang kanilang mga Labubu, binibihisan din nila. Customers prefer na parang nag-reflect yung style nila. Some can be girly, may bag pa to. And some can be like eye candy. And ito yung simple na sundress. And then ito, pag super fun yung style, like something skewed and soft and fluffy. Actually, this is seen in Blackpink Lisa. It's called the ducky suit. So super famous din to yung suit nito.
Una raw nilang nakita ang mga labubo nung nagbakasyon sila kamakailan sa Singapore. We noticed the labubo in people's bags, in their luggages. At first, we were like, parang ang pangit na cute. We were curious and did our research. We found out that it was actually uso in different Asian countries like Singapore, Hong Kong, and especially in Bangkok. Bumili sila noon ng pampasalubong. Yung friend na binigyan namin, nagtanong, saan mo nabili? And then yun, nag-spread na. Hindi namin na-expect na yung Instagram namin, alarm clock na namin, tututututut, how much, magkano. Kaya, ginawa na nila itong negosyo. Nung nagsimula kami, nagbebenta lang kami ng blind boxes. Kasi nga, we wanted to preserve the excitement or the tradition. However, biglang dumami na yung mga inquiries. Nagtatanong na sila ng specific color. Sa China, meron ng Labubu theme park. Sa Thailand naman, kung saan sikat na sikat din ang mga ito, merong Labubu cafe. At mas pinagkaguluhan pa nung ipinost ng miyembro ng Blackpink na si Lisa sa kanyang Instagram account ang kanyang mga labubu. Kaya ang pagkahumaling na ngayon ng publiko sa mga ito. Matuturing siyang fad kasi yung mga tao nagpipilit talaga tayong magkaroon ng kapirasong ano nito, no? Kahit isa o dalawa na koleksyon na to. Gusto nating maging in nga, maging bahagi nitong craze na ito. Pero tsak aabutin hanggang Pasko ang pagkahilig ng live seller mula Quezon City na si Lorien sa mga labubu. Ginawa lang naman kasi niya ang mga itong ornaments o dekorasyon sa kanyang Christmas tree. Medyo mabigat kasi yung mga labubu. Pagkahinang mo siya, medyo bumababa yung mga vines nitong Christmas tree. So you have to put pa talaga na effort na isuksok siya dyan para hindi siya bumagsak. Ang 15 labubu na isinabit ni Lorien, authentic daw. Itong mga labubu na ito, same din na nakuha ko dun sa store na pinuntahan ni Miss Heart sa Mega Plaza sa Thailand. So, these are all original talaga. Suma total, nasa 50,000 pesos na raw ang nagastos ni Lorien para sa kanyang labubu Christmas tree. Sobrang nakakahil ng inner child. Nakakatuwa nung mga panahong bata pa po kami, yung mga food color lang po ninimix sa tubig, yun lang po yung inihahang po namin. So nung binubuo ko to, sobrang nakaka-feel blessed po. Yung si Labubu, maraming tao yung meron na. Kaya yung ibang tao, yung tendency nila na wala sila ng ganitong bagay, nagiging FOMO siya kasi yung fear nila na bakit sila meron. Bakit ako wala? Tandaan lang natin, dapat tanggapin mo, okay lang magkaroon ka, okay lang din naman na wala ka. Hindi okay kapag gumagawa ka ng negative na bagay, magkaroon ka lamang ng labubu. Healthy kung ito ay nagbibigay ng saya. So cute, see? It's so cute! Anik-anik lang ang mga ito, abubot! Pero sa kakyutan, nagpapalukso ng mga puso. Kaya naman sa mga labubu, na in labubu raw sila. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.